Bautista. At ako naman po si Michael Motorworks. Ayan, ano. Ngayon, may i-review tayo dalawang motor. Dalawang pang-adventure na motor na hindi nagkakalayo ang kanilang, kumbaga, ang class nila. Yes. 400cc tsaka 500cc. So, madalas ito yung mga upgrade ng mga naka below 400 na gustong sumalang sa mga highway. Ang Honda CB500X at ang Royal Enfield Himalayan. Sa'yo yan eh, di ba? Yes. Sa'yo, personal na motor ni Mr. Michael Buko, isasalang niya. No? Ilang cc ba yan sa'yo? 411 tol. 411cc. Oh, pero syempre, nakakategorize siya sa 400cc. Highway legal. Highway legal po. Yun. Nilaban na niya sa Ironman. Finisher siya doon sa nakaraang 2019 Ironman. Itong nasa likod ko, CB500X. Ito rin ang pinantapos nung gumamit dun sa nakaraang Ironman. Yes, Sir Jet. Sir Jet of Honda, maraming salamat sa... Maraming salamat, Sir Jet, sa Honda. Oo, sa pagpapairam sa amin itong CB500X. Oo, no. So, Mike, ano, kumpara sa Royal Enfield mo, anong masasabi mo dito sa CB400X? Power muna, simula power. Sa power, hindi ka kukulangin sa kanya. Mm-hmm. Gusto ko, pati yung accelerating niya, okay, naka-pick up. So hindi ka mabibitin pag o-overtake ka. Tsaka hindi rin nakakatakot yung power delivery niya eh. No? Oh, hindi. Katulad sa mga ibang motor. Parang mabait pa nga siya. Parang banayad yung acceleration. Pero sa tingin mo, kaya bang umo-overtake na ito ng mga mabibilis pag highway na pinag-uusapan? Sa highway, okay siya. Oh. Kung o-overtake ka sa mga bus, sa mga truck, okay yan. Okay. Kumpara sa power ng motor mo? Less power syempre yung Himalaya kasi 400cc lang. Hanap mo ng konting speed, okay yung CB500. Mm-hmm. Suspension? Suspension sa akin, ha? Maganda siyang maglaro, pero parang konting nalalambutan ako sa kanya. Oh, dapat patigasin pa. Oh, konting tigas. Oh. Kasi pag kumo-cornering ako, ramdam ko yung bounce. Eh. Ah, gumaganon. Oo. Kasi siguro design siya para sa mga rough road, kaya siya siguro malambot. Ano? Pero yung sa Hima ko, di naman ko. Ah, ganun. Oh, sa Himalayan, sakto yung lambot niya. Malambot sa mga lubak, pero sakto rin sa mga cornering. Oh, confident sa cornering, ka rin. Confidence ka. Preno, tol. Sa preno, sa likod ng CB500, medyo parang nakukulangan ako sa preno, tol. Ah, okay. Parang ang tagal niyang huminto eh. Ah, oo. Baka kailangan lang ibaon. Oo, kailangan ko lang ibaon. Tapos yung sa unahan, talagang konting pitik, pukod. May preno naman. May baka preno. Naano lang yun, na-enhance dahil sabi mo nga yung shock malambot, kaya mapapaganong ka. Oo, yun. Yung napansin mo sa kanya. So, malakas yung preno, pero dahil lumulundo ka na ganun, na parang naiilang ka. Ayan, yun. Pag-usapan naman natin, seating position. Ayan. Kasi, gusto mo, hindi? Nagustuhan ko. 5'10 kasi ako mga paps. 5'10 ka? 5'10 ako. Oo. Matangkad ako sa'yo. 5'9 ako eh. Eh, wala ka sa lolo ko. O, sige. 5, no? Bilang 5'10, medyo katangkaran. Ano? Opo, may katangkaran. Seating position ko sa CB, okay naman. Yung 2-2, hindi siya well nalaabend talaga. So, relax na relax din siya. Sa Himalayan, medyo... Sa Himalayan ko, medyo nakaganan na eh. Mas ano siya, kumbaga mas roomy yung, leg room. Tsaka same sila ng upuan, malambot. Malambot. Pang matagalan, pag ikaw, itong 24 hours ba dyan, kaya mo? Kaya. Siyempre, may pahinga yun, ano ba? Oo, kaya. Eh kung pagbabasihan mo yung Japorms lang? Ano yung pogi eh. Ano yung pogi, balang. Pag iba lang yung style, medyo yung Royal Enfield, medyo mas traditional. Traditional. Mas classic. Ito si CB500X, medyo mas futuristic yung dating. Oo, may pagka-futuristic. Modern, ganun. Pero kung hanap nyo, hindi masyadong alagain, ano? Okay yung Hima. Honda rin naman. Pero ikaw naman tatanungin ko, tol. Kamusta ang performance ng Himalayan? Teka lang, sayo? Bago tayo pumunta dyan, yung mga ako din naman, pag may mga comment lang ako dyan sa CB500 bago tayo pumunta sa Himalayan. Sa traffic, madali siyang ilusot-lusot. No? So parang agile siya. Parang kung saan nagkasya yung mga Mio, halimbawa, papasok siya. Kasha. Oh, kasha. Kasi hindi siya ganun kabalki. Oh, hindi ganun kabalki katulad ng mga adventure bike na nakasanayan natin na malalaki talaga. Sabi mo nakasubukan ng GS, 'di ba? Oo. Kumusta 'yon? GS, nganga sa traffic. Nganga sa traffic. Oh, 'yon. Eto,
wala namang ganun. Tsaka sa traffic, hindi naman umiinit yung... Wala akong naramdaman na kahit anong init. Oh, yung pan. Naramdaman ko yung tol. Walang init dito. Walang init. So, sa traffic, wala. Malamang sa highway, wala rin ganun. Kasi, malamang bibili ka ng ganyan para i-highway mo eh. Oh. Para i-road trip. Road trip mo, ganyan. Ang problema ko dyan, yung windshield. Kasi parang mabagal pa lang. 70, gano'n. Saktong bilis lang. Saktong bilis. Maingay na kagad. Ewan ko, baka yung helmet ko maingay. Pero ako yung isa kong motor, naked bike yun. 70, wala pa masyadong kaingay dun sa ng hangin. Baka yung windshield niya, hindi akma dun sa height natin. Ikaw ba naramdaman mo yun? Ramdam ko naman. Ayun. Baka mas okay siya sa mga mas hindi katangkaran na rider. Siguro mga 5-6 pababa. Tsaka yung vibrate nga ng windshield. Nararamdaman mo? Ramdam mo. O yun, baka masolusyonan yun sa pag nagpalit ka ng windshield. O mga aftermarket. Tinignan ko kung na-adjust, hindi yata na-adjust yung windshield. Pero pwede naman convertan yan. Siguro, dahil Pilipino tayo, madali ng banata ng conversion yan. Pero yes, as it is, bilang stock, yun, kailangan siguro i-adjust yung windshield. Okay. Upuan, okay, yung power, sapat lang. Hindi siya ganun kalakas, hindi rin naman siya mabagal, pero okay yan pang overtake. Tsaka kung hindi ka naman racing na katulad namin, pwede na yung power, di ba? To make it short, kagupuan sapat lang. Parang takbong pogi, yun, sakto na siya. Ngayon, i-compare natin siya sa Royal Enfield Himalaya kasi habang niraride nyo yung CB500X, ako naman sumakay dun sa Royal Enfield Himalaya. No? Ako mabibrate yan, tol. Sa'yo, nababibrate lang ka? Yung side mirror, nagninigang gano'n nung unang sakay ko. Ewan ko, syempre, dahil ano siya, single cylinder, tapos yung design niya, di ba, parang, may design tawag sa ganyan? Pang ano yan Pang India ata yun eh. Hindi naman. Yun niya, adventure bike din, usually talagang ginagamit yan. Dirt road. Yun. Tapos, ang hirap hanapin nung neutral mo, tol. Naninibago ko lang. Baka naninibago ako. Sanay ako na eh. Sanay na ako eh. Yun. Ay, isa pang problema sa CB500X, walang ano, gear indicator. Yun. Yun pa. Parang sa price niya na 390 something. 370 siya. Basta mga below 400. Sana man lang may ano, gear indicator. Pero hindi katulad ng Hima, meron. Alam ko yung mga magagaling na tao, hindi na kailangan ng mga ganun. Pakiramdaman na lang. Tapos yan, pansin ko, balik tayo sa CB500X. No? Yung gears, di ba sinishift mo? Hindi ko inaakala na umaandar na pala ako na fourth gear. Tapos biglang matatraffic. Pagka binababa akong gano'n, ang daming, parang hindi ko malaman kung anong gear ako nandun. Nagaganong ka ba sa kanya? Oo. yun. Kaya hinahanap ko nga yung gear kaya, indicator. Kaya, malaking tulong siguro yung gear shift, yung gear indicator. Balik tayo sa Himalaya, ano? Ayun, ano, alam ko yung ano yung Hima, hindi siya pang karera na kahit na motor. Correct. Talaga. Correct. Pang swabihan lang gano'n. So pang chubbing takbuhan lang to. Takbo-chubbing. Kung gano'n lang, okay to si Hima. Mapa-offroad, on-road, okay si Hima. Bias ka ba sa motor mo eh? Hindi, totoo naman eh. Sabi mo na totoo eh. Kasi nagamit ko siya ng matagal na rin. Yun. Nag-Santines tayo. Galing tayo sa kalsada, biglang mag-offroad tayo. Baga 2-in-1 bike siya eh. Tapos, yun nga, nagamit mo sa long distance. Ako, nung inupuan ko yung Hima, sa puwet ko, hindi naman ako na nabuisit kasi maganda yung upuan, tapos hindi nakakapagod yung posisyon. Yung windshield ng Hima, mas maganda kasi pareho lang yung taas nila. Pero yung Hima, parang mas nadideflect yung hangin ng mas maigi. Sa height natin. Sa height natin. Yun. Tapos, yun nga, pagka Hima ka, mas relax yung riding. Mas gusto niya, mas relax ka sa kanya. Relax na takbuhan. Kung gusto mo siyang ihataw, magbababa ka ng gear. First gear, second gear. Talagang first gear gagamitin mo. Tama ba? Tama. O masyado kong hinahataw yung motor mo? Siguro. Well, sanay ka sa sports bike. Hindi, hindi naman. Hindi naman sa ganun. Pero yun, para ano, makuha mo yung power niya. Parang ayaw niya na ano, ma-shifting. Oh, yeah. Kailangan magbaba talaga. Kailangan pagtrabahuhin mo yung motor na medyo yung motor mag-feedback sa iyo na
Master, easy ka lang. Hindi ako pang ganito. Pang relax lang tayo. Yan. Ganun, ano? Opo. Ang presyo ng Hima, magkano ngayon? 272 yung walang panniers. Magkano bili mo sa'yo? 272. Ang CB500, magkano? 379? 378? So, ang pinagkaiba, rough, more or less, 100,000. Sa tingin mo ba, yung hindi ba sa power, hindi ba sa CC, hindi ba sa braking, ang pinagkaiba ba nila, 100,000 ang halaga? Ah, para sa akin, ha, yung 100,000 na difference, parang nalalakihan ako eh. Oh. Kasi yung performance naman nila, hindi naman ganun nagkakalayo. Mm. Lamang ka lang talaga, dahil mas mabilis ang 500. No. Pero, yun ang binabayaran doon. Yung... Oh, like yung preno, pareho lang naman din silang single disc, harap likod. Yun lang, may ABS ang CB 500. Wala ka ba ABS? Ang Hima, walang ABS. Eh, kasi ang pinagkaiba pa ng CD, syempre, the ECU yan. Ngayon, ang Himalayan, yan pa rin yung lumang technology. Yung naka-CDI lang siya. So, carb type. Ito pala yung ano, ha, pinagkaiba nila sa statistics. Kumbaga yung seat height, fuel capacity. Ito, nasa chart. Oo nga eh. Ayun, so, sa tingin mo, worth it yung 100,000 na difference? Kung meron kang ganung pera, ano bibili mo? Bibili mo pa rin yung motor mo o CV ka? Buwasan lang nila konti, kuha ko CV. Gano'ng kakonti? Kahit siguro mga 50. So magiging 320, 330. O, 300, 330, pwede sana. 330, kukunin mo CV. Oo. So, overall, kung mag-upgrade ka mula sa sub 400cc, parehong okay itong dalawang motor na to. Nasa inyo na lang kung ano yung mga priority nyo, ganyan. Kung ano ang pasok sa panlasa nila, Tol. Oo, lalong-lalo na itsura, syempre. Alam mo naman, inuuna natin yung Japorms. Japorms, looks. Yung iba kasi nagiging clouded tayo, basta pogi, okay, bibili natin. Pero syempre, yung quality, hindi natin na... Pinakalimutan natin. Kalimutan na natin eh. At ayun, ano? Maraming salamat sa panonood. Opo, sa ulitin mga paps, Michael Motorworks po. At Ramon Bautista, ang payo namin sa inyo, ride like you have nothing to prove. True. Ayos ba? Ayos po. Walang kailangan patunayan. Pogi ka na. Hindi mo na kailangan magpapogi. Ingat, mga paps.